Mag-motor, mag-drive ng motorcycle. Number one, kailangan ay focus. Kailangan mo yun kasi gaya sa akin na yung kamay ko, pinihit ko pa imbis na bababa pala ako, titigil na ako, tumakbo pa siya. Kaya unprepared ako. Ang nangyari, nasimplang ako. Marami akong sugan. Pero wala lang yun. Gusto natin matuto eh. Hindi lang naman sa pagmumotor, kaya sa pagbabay, bago ka matuto, magkakasugat-sugat ka muna. So, number one, kung katangian ng isang tao ay focus. Kasi para malayo tayo sa aksidente na malala. Okay lang, masimplang, huwag lang tayo makabangga. Kailangan aware ka talaga, lalo na may mga sasakyan kang mga nakaparking sa tabi-tabi. Kailangan talaga focus ka. Gandahan lang. Yun. Number two, kailangan mo ay ikaw ay ready sumimpla. Sinasabi ka na hindi lang sa pag-motorcycle, kailangan din niya. Kahit sa pagbabike lang, masisimpla ka talaga at first. Pero konting practice lang, focus, at least ka na pag mga ilang araw na rin. Pangatlo na katangian ng isang tao dapat ay huwag kang kabahan. Kasi pag kinakabahan ka, parang as my as observation ko, ano siya, pag kinakabahan ka, hindi ka at least. So, sa lahat naman ng bagay, di ba, pag kinakabahan tayo, hindi maganda ka na ilagasan. So, chill-chill ka lang. Yes, at first, hindi talaga maiwasan na kabahan ka, pero pilitin mo sa mindset mo na tanggalin yung kaba, kasi yun yung hindi magpapasmooth sa pagtakbo mo. Parang parang iba eh, iba pag kinakabahan ka. Kaya sa mindset mo, sisikapin mo tanggalin yung kaba, kasi ganun din yung ginagawa. So that's all guys, sana nakabigay ako ng konting hint sa inyo kung ano yung mga katangian na dapat meron tayo para matuto tayo sa mag-motorcycle. Kasi ako hindi naman sa parang sa malakihang laban. Sa akin pang service-service lang pag tinatamad ako maglakad, pag mamalengke dyan sa talipapa, o kaya pumunta sa bahay ng inday sa atin ko. So that's all guys. Good night. Bye-bye.